ni Kuya G itong pinakahinang ano, si Rizal. Binubunasan niya ngayon kay Paltan sa grasa para pag-ikot, eh, mas maganda yung ikot niya ng hilis niya, no? Yan, no? Ilis eh, ng bangka. Oh, maglaut na rin pala itong Angel Sophia. Alis na yan sila. Yan, magsabak na rin sa laut mga kalyado. Itong bangkang pamiusa ng Angel Sophia. Ayan. Ngayon, ito na. Nilalangas yan ni Kuya Gitong Kwan. Nitong sirisan. Ayan. Ah, magbago ano no? Grasa no? Oo. Yeah. The best talaga. Kaya no, mga kalyado, talagang idea, tips sa pag-aalaga ng sirisan, ano? Oo, siyempre. Dapat ganyan. Ihi para magandang daloy pag-ikot. Lagyan ng grasa. Mamaya, pagkabit niyan, ay makikita niyong ikot niyan. Anong sukat niyang kuyang pinaka-ilis niya? Yung talim. Ano dito? Oo. Kuhan lang yan. Utsoy midya. Utsoy midya? Utsoy midya pala mga kalyado yung pinaka-talim nitong ano? Ano? Series ano yung sa ilis yun, no? Yun, no? Talagang naninilo, oh. Oh, iya. Pag hindi pa gumandang daloy niya, nay. Ngayon. Dito ko muna pasok. Ah, para magpunta sa hanggang sa dulo yung kanya, no? Pasukin para yung grasang nilagay doon sa loob doon, magpasok doon sa pinakadulo doon. Yan, no? Diyan mo siya magpasok para ano, yung mga grasa pumasok dun sa pinaka pinagsusutan itong ihi ng sirisan. No, nakikita niyo mga kalyado, napaka smooth na nung pag-ikot ng ilis eh. Dahil sa madulas na siya, may grasa na eh. Ayun na, yung pinaka dulo, ayun na. Ayan, ngayon, doon ay kabit yan sa pinakakuan. Kailangan may pasok lahat ng grasa doon sa pinakadaanan niya, no? Para madulas yung pasok. Ito
tuloy tayo mga kalyado. Bali dito na ipasok ni Kuya naman sa may magmumula sa labas. Papunta rin sa loob. Nakita nyo naman may mga kalyado, pag ikot yan ang magandang resulta nitong pag-agrasa ni Kuya J, no? Yun, okay na kalyado. Matapos na magrasahan ng ihi nitong si Rizan, ay ibinalik na ni Kuya Jay ang makina nitong series na RS na branded, ano, napakagandang makina at napakalakas, lalo pa ngayong kondisyon niya at kondisyon na at gawa ng na-change oil na. Yan ang magandang resulta ng pag-aalaga nitong si Rizan. Ngayon, ibalik sa mga tornilyuhan niya ay para ayos yung pagkakabit. Pag makabit yan lahat kay Jay, panda rin. At least tingin ano. Yun, ano natin mamay mga kalyado. Ang testing nitong makina. At change oil siya eh, para maan natin yung kondisyon. Magandang andar nitong si Rizan. Parang mag-ulan pa ata ni. Kagabi mag-ulan, nag-ulan din kagabi. Yun eh, ibinabalik yung mga tornilyo na doon sa mismong lock nitong kwan si Rizan, para hindi mga log pag andar.
buhay. Talagang tiyagaan ano? Tiyagaan lang po kasi mga kalyado yung ganitong trabaho. Dahil itong dagat, pangisda, isa sa pangunahing nabuhay na mga taong taga rito sa Dinahikan, gaya namin. No? Kung hindi man maglaut ang isang tao, sa pier naman ang tungo para maglibor sa mga isdang binababa. Ano po kuya? Yun ang pinakatalagang pangunahing hanap buhay dito sa lugar ng Dinahikan. Ano? Kaya sa mga gustong maka-experience dyan ng gantong hanap buhay, ay welcome po kayo dito sa Dinahikan. Nagang sakripisyo para sa pamilya ay kailangan. Siyempre. Kasama yan sa anak buhay. Yun yung ano eh, silbing inspirasyon eh. Kaya talagang dapat ano, no? Responsible sa ganitong trabaho. Gano'n ka nakatagal ko, G, naglalaut? Aba, 14 years pa lang ako. Naglalaut ka na? Oo. Oh, ultik ka. Tagal na wala rin. Hindi pa ako sinilang. 14 years pa lang ako, nandito na ako sa prison. Naglalaut ka na pala, no? Grabe. Tagal na pala maglalaut si Kuya G, mga kalyado. Baga paglalaut, batik ka na pala ito sa laut. Baga, sanay-sanay na. Dapat lang sa mga ngayon pa lang matutong maglaut ng experience ha. Dito na kaya magtanong kay sanay na to. 14 years old, naglaut na agad. So, tagal na ako na. Ilan taon na po kayo ngayon, kuya? 37. Masipin nyo, 37. 14 years old, mula nung siya maglaut, ngayon 37 years old siya, napakatagal na panahon na. At ngayon ito pa rin. Kaya talagang malaking experience ni Kuya Jay pagdating sa pagkukondisyon, pagsayos ng makina, ano po? Ay, meron din konti. Okay. Dati, nung bago pa lang ako naglalaw, tingin-tingin lang ako sa nagagawa. Manood muna, no? Kung tingin lang kung ano gawin sa makina, kung paano. Okay, ngayon, natutunan ko rin ang tingin-tingin ko. Alam mo, pakinabang din, eh, no? Oo. Talagang oras na matutunan mo, eh. Dala mo na, sabi nga, skill na. Di mo na maalis sa'yo, kahit pa magtagal ka, di mag-asikal sa makina, pero kung balikan mo, alam mo pa. Yung skill na tinatawag. Talagang kumbaga, nasa iyo na. Kahit anong pang gawin, hindi na makuha sa iyo. Maliban lang kung ituro mo, no? Yun. Okay. Tapos na. Yun. Ito na. Lagyan muna natin ito ng tornillo. Ayan. So ngayon, ilagay na itong pinakadugsungan sa ihi at saka doon sa makina. Baka mahulog. Ito natalian ng guma. Tapos siya nga ano? Ayan mga kalyado, ilagay na ni KJ yung pinakadugsungan sa ihi at sa mismong makina para pag-andar eh, magandang daloy, ayun o. Testingin muna pag-andar, no? Ayun, no? Ah, ang problema, kaya naputol. Sumama pagtagal mo kanina, eh. Paano, eh, ano yan? Pero pwede man yata, eh, ano ulit siya. Tigas pa rin naman siguro, di ba? Kaya, kaulog ka. Subukin na pag-andar, mga kalyado.
change oil na, nalangisan na rin ka ng kuan ba, ihi, masubukan to ngayon pag andar, marinig natin sa tunog. Kasi pagka change oil na, maganda ng tunog niyan mga kalado, condition na. Palitanan na kasi po ng hose, matigas na. Tagal lahat ang hose niyan eh. May tagal na rin. Matigas na no. Okay na. Yun o. Ayos ah. Buti siya na. Isang-isang bundot lang o. Isang bundot na mga kalado, under na. So, condition siya, maganyan. Maganda ng kon, magandang minor. Sabi no, isang bundot lang inabot niya mga kalado, under kagad siya. So, katunayan na yung makina, condition na kasi na, i-chinsoil na siya. Magawa na yung dapat gawin na pag-alaga doon sa makina ng sirisan. Napakaganda ng minor niya mga kalyado ano? Talagang mababakas muna, condition na siya dahil sa na-change oil na ito kanina. Napakagandang makina, so, branded RS. Bale ito mamaya ito ikabit pagka okay na, pag ayos na. Bale, kinabit na ni Kuya Jay yung pinaka-cover sa una ng sirisan. Yung plywood na yun na siyang kumukulong sa mismong makina. Then meron yun dito si Babo yung pinakatakit niya ilagay, yun na rin yung pinakaupuan nitong sirisan. Thank you.
Ngayon mga kalyado, nakita nyo kung paano i-kinondisyon ni Kuya Jay yung makina itong sirisana na. Mga ilang sandali pa, yung mismong takip ng sirisana yun, babalik nyo na yun dito. Magkatapos yun, okay na. So, condition na yung sirisana niya para sa paglaot sa Pacific Ocean. Ano, yun. Sana nagkaroon kayo ng konting idea tungkol sa makina. Ayun mga kalyado, nakita nyo kung paano ikinondisyon ni Kuya Jay yung makina ng series na kanyang dinadala. So sana mo nagkaroon kayo ng konting idea, kaalaman tungkol sa makina kung paano ito chine-chine oil at ikinondisyon. Sana mo nag-enjoy po kasi video ito at patuloy ako nagpapasalamat sa inyong suporta at sa mga sumusuporta sa YouTube. So kung bago po lang kayo sa YouTube channel, huwag niyo mo kalimutan mag-like subscribe para lagi po kayong updated sa mga support. So yun, thank you po mga kalyado. God bless it. Bye. I've been high.